Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's po ulit. Ngayon po, pag-usapan nga po natin itong isinulong nila na ISA o Isko-Sara Tandem. Kasi po, si Banat Bay ay tinanong si Mayor Isko kung ano ang kanyang masasabi dun sa isinusulong ng grupo na ISA. At mamaya panoorin natin yung magiging sagot ni Mayor Isko. Pero bago yan, tanong muna natin itong grupo na to, bakit ba nila isinusulong ang Isko-Sara Tandem? Diba? Kasi para sa akin po, maganda na po ang Isko-Doc Willy Tandem eh. Pero bakit Isko-Sara ang gusto nila? Panoorin natin mga kaibigan. At today is a final launching of the Team ISA for Isko at Sara na inilunsan po natin. So ako pa nagpapasalamat sa inyong suporta. Ipakita po natin na ito yung karapat-dapat na tandem para sa tuloy-tuloy na pagbabago at pag-aho ng ating bansang Pilipinas. Marami pong nagtatanong sa akin. Ako, kilala po ako bilang isang kalyado ng Duterte. At nung kami tumakbo, kami po inapili na isang kandidato, the Muslim candidate of our knowledge that the President of the Republic of the Philippines, si Mayor Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kaya nyo pinipili si Sara Duterte na makatandem si Isko Moreno kasi kayo'y kaalyado ni Presidente Duterte. So yun ang sinasabi po nila. So bilang ano siguro, pagtanaw ng utang ng loob sa mga Dutertes, pipiliin nila si Sara. So ano nangyari, ang pagpili nila ay base dun sa political affiliation. Kaya yun ang kanilang isinusulong. At nandito po ako ngayon. Nagtatanong sila kung bakit ang pinorm namin na grupo ay ISA, yung Isko at Sara. Kung tinan po natin mabuti, sa lahat ng mga kumakandidato, ang dami po ang mga platform of government na isang ginagin na papatunayan kung anong ginagawa. Ang gusto po natin mangyari ngayon dahil silang dalawa ay tanyag na mayor ng kapitolyo na ating bansa ang si Mayor Isko Moreno at kanito si Mayor Inday Sara Duterte na alam po natin kung paano umuspong ang mga siyudad na kanilang pinamumunuan. Na mga kapatid, ito naman ay nagtatanong tungkol sa ating mga ibang kandidato. Ako'y nagpapasalamat din sa aking kaibigan, si Dr. Willy O. Sana po ay maintindihan niya at alam ko po, professional siya. At ito naman ay nasa demokrasya na pamahalaan tayo, demokrasya ng bansa tayo. Sana po maintindihan. Kasi so ito po, umihingi sila ng paumanhin kay Doc Willy Ong kasi sinasabi nila total nasa demokrasya naman tayo, may karapatan kaming mamili kung sino yung gusto namin. At ang tanong kasi ganito, sila gusto nila ng Isko-Sara. Ang tanong kasi mga kaibigan, yun ang gusto nila. Yun ba ang gusto ni Isko Moreno? Iiwan ba ni Isko Moreno si Doc Willy para suportahan niyang Isko-Sara Tandem? Yun ang tanong. Kaya yun yung tinanong ni Banat Bay kay Mayor Isko Moreno. Ito, isinusulong nila itong Isko-Sara Tandem. Ano ba masasabi mo dito, Yorme? So panoorin natin yung interview ni Banat Bay kay Mayor Isko. Sandali, meron kasing medyo may issue. Oh. Sabi, may nagpo-push ng isa. Isko-Sara. Iiwan nyo ba si Doc Willy? No, ako, ang vice president ko, si Doc Willy. Personal kong choice si Doc Willy. Because I believe what we need is a manager and a healthcare person. Kasi, katulad na nabanggit ko kanina, meron pa rin tayong problema. O paano natin palalakasin yung ating mga pasilidad pangkalusugan for the next generation, kasi nagulantang tayo dito nadiskubre na yung kakulangan natin as a nation. So kung magagawa natin to ng paraan
for the next generation na pumanatag sila. For example, katulad na banggit ko, simpleng kwentada. O 17 ganito. O sa bawat region. O tapos may sobra pa tayong tsape. O may pera pa. O di 80 mahigit. O para it represents every provinces. So, yung mga nasa probinsya, makukuha na nila yung serbisyong makukuha nila sa Maynila. Hindi na kailangan bumiyahe, malayo sa pamilya, babayad ka pa ng pamasahe, tapos magdodormitoryo ka pa habang tinitreat ng cancer yung anak mo. So kung pwedeng doon na, doon na sa kanila. So equal opportunity, nile-level mo yung playing field. So yun naman pala mga kaibigan. So doon sa mga nagpo-push ng Isko-Sara tandem, malabo po mangyari yan. Kasi sabi ni Mayor Isko Moreno, hinding-hindi niya iiwan si Doc Willie Ong unang-una, talagang personal choice ni Yorme itong si Doc Willie. Kaya goodbye na tayo mga kaibigan dyan sa Isko-Sara tandem. Saka may nabalitaan din ako na sinasabi ni Sara Duterte na ayaw niya rin sa ISA dyan sa Isko-Sara tandem. Para sa akin po kasi mga kaibigan, alam nyo, ayoko rin ng Isko-Sara tandem eh. Kasi may magaling ka na mayor eh, may magaling ka na executive. Hindi mo na kailangan ng isa pang executive kasi baka mangyari yan, magtalo, mag-away, mas lalong hindi magkakasundo. Mas maganda kung meron kang executive at meron kang isang health care expert. Sigurado kasi ako na kapag si Doc Willie Ong ang vice president at si Mayor Isko ang president, hindi po mag-aaway yan. Magtutulungan po yan. At ang kagandahan kay Mayor Isko, nakikinig po siya sa suggestion. Sa ordinaryong tao nga, nakikinig si Mayor Isko sa suggestion eh. Kay Doc Willie pa. Kaya dun sa umaasa sa ISA, Isko-Sara tandem, wag na po kayong umasa. Tapos na po ang usapin. Sumagot na po si Mayor Isko na kahit kailan ay hindi niya iiwan si Doc Willie Ong. At kay Banat Bay, salamat ha, sa pagkakataon na iyong in-interview ang aming Yorme. At sa mga kababayan natin dyan na hindi pa po nakapag-decide, nako, mag-decide na po kayo. Ito na po ang ating kandidato. Ito na po ang piliin niyo bilang presidente. Wala na po kayong hanapin pa, nandyan na po lahat mga kaibigan. At kung mapapansin ninyo, si Banat Bay, number one na tirador ni Mayor Isko, nandyan na, magkasama na sila. Unti-unti na po nga lumalapit ang mga kalaban at sumasanib na po kay Mayor Isko. Kaya kayo, wag na po kayo magpahuli. Lipat na po. Suporta na po natin ang totoong tao. Ito po ang kandidato na makakatulong sa atin para umahon ng ating bansa. Wag na po sa iba, mga kaibigan. Todits na tayo. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligyan ang pala.